Panoorin natin kay Panelo. Samantala, ito naman si Ate VP Lenny. Ano na naman, Ate VP Lenny? Ayang ka na naman. Nagre-reklamo ka na naman. Sabi niya, oh. Kailangan i-release niyo yung mga quarantine policy on fully vaccinated OFWs. Ate VP Lenny, yan, antayin mo na lang kasi pinag-aaralan lahat yan. Palaging kinukonsulta mga experts, mga doktor, hindi basta karaka-raka. Walang pakundangan, maglalabas ka ng quarantine policy. Nakita mo nga, yung policy na, iluwagan natin, gawin natin 7 araw, huwag mo ng 10 araw. O, di ba? Dapat June 16. O, pero nung makita ng expert, teka muna. Huwag natin ituloy. Ihabaan muna natin. Ganon, VP Lenny. Ganon naman eh. alam mo ano naging problema mo, Ate VP Lenny? O sabihin ko sa iyo, anong problema mo? Ito, ang galing dito, natuwa ako. Hindi kasi, di ba, comment daw ng comment si Lenny Robredo kung ano daw pinagsasabi niya. Minsan, yung sinasabi niya, wala sa hulog. Or, ginagawa naman na talaga ng gobyerno. Halimbawa, yung sinabi niya pag-aralan yung ganyan-ganyan, yung 10 days ng OFW, blah, 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 yung mga umuwi dito. Eh, yan naman talaga pinag-aaralan na. Di ba ho, may problema na nga, meron na nga pinag-iisipan na pag nabakunahan na yung tao, eh baka naman pwedeng, less na yung kanyang quarantine. Yan ho, pinag-aaralan na. Ngayon, uulitin na naman ni Lenny Robredo yun. Diba? So, bakit ba ganun? Ito ang sabi ni Panelo kung bakit daw ganun si Robredo. Your problem is, meron kang weekly radio program. Pag wala ka ng issue, naghahanap ka ng issue. Alam nyo, I can. Sa totoo lang, naintindihan ko si Sir Panelo, si Sec Panelo. Kasi ganyan din talaga naman tayo eh. Diba pagka walang issue, tinitingnan natin, kaya pinanunood ko talaga lahat ng channel. As in, lahat ng news from ABS, from News 5, from GMA to PTB, pinanunood ko ho yan. Kasi nga, naghahanap ka ng issue na pwede mong pag-usapan. Okay? Wala namang problema doon. Ang problema, yung mag-iimbento ka na lang. Dahil nga, una-una, hindi ka naggawa ng research mo, hindi ka nag-aral, hindi mo pinanood. So, maghahanap ka lang ng maiisip mo para lang mag-imbento. Kasi nga, ito yung tinatawag na content. Kaya yung mga ibang di ba, mga walang kwentang vlogger, kung ano-anong content, tinatarantado nila, kahit jowa nila, pinaprank nila, kahit ano, basta lang makagawa ng content. Maghihiwalay, pero magkakatbalikan. Gagawa ka ng issue. Kaya nga ako, wala ho akong time na manood ng ibang channel. Kasi nga ho, buong araw po, pagising ko pa lang, ang ginagawa, ang routine ng buhay ko, nagkakape ako, basa-basa ng inspiration, di ba yan yung sinasabi natin, tapos, exercise ako, motor ng onte, tapos, pag hindi naman magmumotor, magluluto, tapos, from there, mag-aaral na ako buong gabi na yun, buong hapon, nag-aaral na ho ako. Kaya wala na ho time makinig ng ibang o manood pa ng ibang channel. Dahil buong araw, nakikinig ho ako ng una-una, pinakikinggan ho natin lahat ng news, pinapakinggan natin commentary, para natututo rin ho tayo, di ba? So, yun ho yun. ang ginagawa dito ni Lenny Robredo, siguro, dahil ano ba issue dyan? Hanap tayo ng issue. So, kung ano na lang mga issue. Humanap ka ng magandang issue na makakatulong sa bayan. Hindi yung magpapadagdag ka ng problema. Di ba? Huwag mo nang hinahanapan mo ng issue ang gobyerno. Yun namang inihahain mo. Hindi naman. Walang batayan, kumbaga. Quarantine policy. Policies have to be studied, pinag-aaralan po yan. Nang masusi, nang maselan, at VP Lenny. Ngayon, kung wala kang issue,
alam mong gawin mo. O gayahin mo programa natin. Dahil araw-araw tayo, di ba? O ikaw nga, once a week lang eh. O lalo na siguro kung everyday ka ng programa. Tayo, dahil marami tayong lakad na iba, kumisan, hindi na tayo pwede mag-live. Walang oras eh. O ang ginagawa natin, yung mga mahalagang bagay na hinihingi rin na i-replay. Huwag tayong pumilit na wala tayong pag-uusapan na issue. Gagawa tayo ng issue. Nako, ay magkakaproblema ka dyan, Ate Bipilali. Pag walang issue, o hindi mo ka muna mag-programa. Ayahan mo yung partner mo, dadadal-dal siya doon. O kaya patugtog ka ng musika. Ganun mo ang style dyan. O, ano, meron na naman bago si Ate Bipilali. Eh nga ba ang problema dyan sa sinasabi natin, linggo-linggo ka nagpo-programa, wala ka nang magandang mapag-usapan na issue, gagawa ka na lang ng issue. Ito naman si Ate Bipilen eh, ito naman ang mga payag niya. Kailangan daw mas maraming testing and vaccines sa mga lugar na malayo sa Pilipinas, sa Maynila, na nagkakaroon ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases. Oh, ito yung kanyang panawagan sa kanyang Radio Weekly Show. Sinasabi niya yung high infection rate dito sa labas ng Maynila. Yan nga po ba sinasabi natin eh. Alam na natin yun, Bipileni. At yun, ginagawa na yun. Sabi niya, parang sirang plaka tayo na nagdadagdagan yung testing. Hindi, Ate Bipilene, mukhang ikaw ang sirang. Mukhang sirang plaka ka eh. Yung paulit-ulit na mga sinasabi mo na hindi mo na dapat nasabihin. Kasi nga, alam na natin at alam na ng gobyerno at may ginagawa na. Oo, yun. Ay, nako, grabe. Anyway, pero alam mo, ako, natutuwa lang din ako, ha? Natutuwa lang din ako sa ginagawa ni Lenny Robredo. Ako, hindi ako nagagalit yung mga nagsasalita ng mga dumadaldal. Nakakatuwa, alam nyo kung bakit? Kasi doon lumalabas talaga kung ang isang tao may utak o wala. Once dumaldal na siya, once nagsalita siya, doon mo makikita eh. Sabi ko nga, grabe. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, ha? Ito sana eh, matutunan ito ng mga politiko natin. Na kasi ito ah, ang pinakamagandang halimbawa ng politiko noon, si Mayor Rodrigo Duterte. Kasi si Mayor Rodrigo Duterte, napansin nyo noon, madaldal siya. I mean, meron siyang programa para sa Dabaw lang. I mean, narinig nyo ba si Mayor Rodrigo Duterte noon na kumukunta sa gobyerno? Narinig nyo? Meron ko kayong nakitang video niya. Kailan lang siya kumontra sa... Actually, hindi nga siya kumontra ng lantaran doon eh. Doon sa ano eh. Doon sa Yolanda. Di ba, nag-comment siya nung in-interview siya. Pero iba yung... Hindi niya tinira ang gubred ang administrasyon ni Aquino. Wala! Tahimik lang siya. Trabaho lang. O, tutulong kami. Ito, from people of Davao, puro ganun, di ba? Kailan lang siya lumitaw at talagang bumanat na? Nung kampanya na. Di ba, napansin niyo yun? Sana ano eh, sana matutunan ito ng mga ibang politiko natin. Matuto kayo kay Pangulong Duterte. Ayaw na ng mga Pilipino yung daldal ng daldal, yung... kaming mga vlogger, okay lang. Mga ginagawa namin, normal lang sa amin yan. Hindi naman kami kakandidato.